Mismong si Pangulong Duterte na nagsabi, hindi basta-basa maaalis ang talamak na korupsyon sa Bureau of Customs kahit sinong mamuno sa ahensya. When you call the military to help, you're not appointing them to any position. Neither are you designating them with specific functions. Ano bang alam ng sundalo ng ledger pati journal? They are there to keep peace because customs is an anarchy. Baski sinong ilagay mo, talagang may korupsyon. Yan ang hamon na kailangang malampasan ng bagong upong si Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Kung noong nakarang Lunes, mahinaho na humarap si Guerrero sa flag raising ng kawanihan, hindi na niya napigilang magalit dahil sa mga balitang nakarating sa kanya. Isang linggo pa lang ako dito, sabi ko ako'y nanawagan sa ating mga kasama. And yet, sa isang linggo ko dito, anong nabalitaan ko? Ginagamit ang aking pangalan para mangulekta ng tara. Siguro kung bibilangin ko yung report at yung amount na sinasabi na ina-attribute sa pangalan ko, siguro naka 100 million na ako. Ang tara ay padulas na nakukuha sa mga nagpapasok ng shipment sa pantalan. Yan ang gustong mabura ni Guerrero. Sa araw na ito, inuutos ko lahat kayo, bawal ang mag-entertain ng fixers o kung sino man sa opisina ninyo. Alam ko kung ano ang nangyayari sa mga opisina natin hanggang sa ating collection districts. Para matigil ang katiwalian, pinayuhan ni Guerrero ang mga kawali ng customs na mamuhay ng simple. Ang inyong yaman, masasama niyo ba yan sa kabilang buhay? Matutuwa bang inyong mga anak kung ang pinamana ninyo sa kanila ay galing sa Dakaw? Sa Bureau of Customs o kahit saan pa mang ahensya ng gobyerno, naging bahagi na yata ng sistema ang endorsement ng mga politiko o ng mga maimpluwensyang tao para sa mga empleyadong gustong mailagay sa magandang pwesto. Pero babala ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero sa ilalim ng kanyang pamumuno, mananagot ang sinumang lalapit sa mga padrino. Meron na akong apat na papeles sa table ko. Pasensya kayo, iba doon, district collectors. Wala akong pakialam. Tanggalin nila ako dito kung tatanggalin. Basta ako, gagawin ko ang tungkulin ko. Maliwanag! Para makatuwang sa pagpapatino sa customs, itinalaga ni Guerrero ang dalawa niyang mista mula sa Philippine Military Academy Class 1984. Si retired Lieutenant General Donato San Juan, ang bagong Acting Deputy Commissioner for Internal Administration Group. Si retired Brigadier General Raniel Ramiro naman, ang Acting Deputy Commissioner for Intelligence Group. Pero giit ni Guerrero, walang militarisasyon sa customs. Gaya niya, mga retirado na raw ang kanyang mga mista. June Veneracion, GMA News.